Dito na tayo. Alright. From Miss B. Okay. Hi, DJ Ron. Ngayon ko lang ito nabasa. Lagi ko po kayong pinapanood sa YouTube. May problema po ako at di ko alam ang gagawin ko. Sana matulungan nyo ang matugunan nyo ang katanungan ko. My boyfriend ako at LDR po kami. Dami na mga problema sa LDR, no? Nasa Hong Kong ako, sa Pinas naman siya. Noong una po, okay pa naman ang relasyon namin. 2 years na nga kami. Nakita na kami 4 times. Same place lang kami. Pinakilala na niya mga relatives niya sa akin. At ganun din naman ako. Sa 2 taon po, okay naman yung lahat. Minsan, andyan yung tampuhan pero naayos din naman. Pero agad, lahi siya or lagi siyang may oras sa akin. So, ulitin ko lang, yung tampuhan nila, naayos naman agad-agad. Lagi siyang may oras sa akin dati. Dati, okay. And lately po, December, nagbago po siya. Anong meron sa December at nakakapagbago ng tao? Ito po kasi yung nangyari. Christmas party nila. Ay, kaya naman pala. Okay. So, wala siyang time sa akin. Maghapon and okay, naintindihan ko yon. And after Christmas party, nag-message siya sa akin na pauwi na daw siya at kasama niya yung mga kawork niya. Kaworkmates niya na uuwi. Babae. So sabi ko, okay, sige, pwede ba tumawag saglit kasi mamaya pagdating mo sa bahay, late na at matutulog ka na agad. Tas yun po, ayaw niya. Pagdating na lang daw ng bahay. So napaisip po ako, bakit di pwedeng tumawag eh? Lagi naman kaming namin ginagawa yon. Magkausap kami habang pauwi siya. That night lang po na ayaw niya akong sagutin kahit anong tawag ko. After 2 hours, tumatawag po siya sa akin at sinabi niya na, sorry, hon. Kumati yung lalamunan ko. Sorry, hon. Siksikan kasi sa van. Weh. Ito na naman ako. Ay, nako. Kaya di kita nasagot. Chos. Yan ang mga sabi nila. Pero sa galit ko po, nasabi ko na mas importante pa friends mo kaysa sa akin. Aha. Umiiyak po ako dahil sa inis. At nagpaalam na ako na off date na ako. The whole day, di na niya ako matawagan at ma-message. Kinagabihan po, nag-online na ako at siya naman ang wala din siya nag-online. Tinatawagan ko number niya at di sinasagot at nababahala po ako. Ay, parang familiar ang story. So, kinausap ko yung ate niya, nagpatulong para maayos kami. So yun, naayos naman po, pero ramdam ko yung pagbabago niya. At nung tanungin ko po kung di na niya ako mahal, sagot po niya, di niya alam. Nasaktan na po ako sa pinapakita niya sa akin, pero iniintindi ko. Then, December 25 po, bigla siyang nag-change profile pic. Uy, ano kaya yon? Kasi pic ko dati ang nakalagay sa profile niya. Tas sabay noon, ano ba yon? Wait lang. Sabay noon, ang co-workmate niya po, naging friend niya. At nakita ko doon sa post ng Christmas party nila na as in dikit na dikit sa picture. Talagang tingin na tingin na. Talagang minamasdan yung mga dikit-dikit ng mga katawan. Hindi kita tinatawanan. Natatawa lang ako sa kwento. Kaya tinanong ko siya kung sino yung girl. Wala lang daw yun. Friend niya lang daw. Kaibigan lang pala. Ito na naman ako. Okay. Kaibigan lang. Friend niya lang yung katrabaho. Pero may pakiramdam ako na di lang doon. Kasi nag-friend request din po ako sa co-work na girl. At doon ko nakita na lahat ng post ni girl, pinupusuan niya lahat at iniisa-isa. At pinupusuan, di nainis po ako. Kinumpronta ko siya pero sabi niya wala lang daw yon. Kinausap ko po siya na kung di na siya masaya sa relasyon namin, tapusin na lang. Kasi
ako lang naman ang nahihirapan. Ayaw naman po niya kasi mahal na mahal daw ako. Uwe. Okay. Ayaw niya na mawala ako. Pero DJ Ron, laki po ang pinabago niya. Nung dati lagi siyang sweet sa akin, naglalambing, maalalahanin, ngayon hindi na gaya ng dati. Parang kanta lang ni ano, ni Gary Valenciano. Gaya ng dati. Uy, yung gaya ng dati, parang yun ang title ng sinubmit ko sa competition. Just like before. Okay, minsan, hirap. Okay, hirap na din siyang magsabi ng I love you. Doon ako nasasaktan. At kahit umiiyak na ako ng umiiyak para ayusin, ibalik yung dating saya namin, parang baliwala na po sa kanya. Ignore lang lahat ng sinasabi ko. Okay. Wait, nawala tayo. Okay. DJ Ron, dapat pa ba akong magstay sa kanya or i-let go ko na lang? Mahal pa ba niya ako or hindi na? Please po, need ko ng payo nyo. Super stressed na ako dito sa ibang bansa. Dami ko nang pinayat dahil sa kakaisip, mahal na mahal ko po siya. Ay, salamat po kung mapansin niyo po ako. Okay, napansin ko po ang iyong mensahe. Please hide my identity. Opo, malaki ang aking ginawa na paraan upang hindi ay makita ang iyong picture at ang iyong pangalan. Nakakarap po ang iyong video. Okay, Miss B. Straightforward tayo, ha? Straight to the point. Huwag ko nang paligoy-ligoyin. Apat na beses na kayo nagkita, 2 taon na kayo. Wait lang. 2 years na nga kami. Okay. So, 2 taon na kayo. 2 years po ang lahat. Minsan andyan. Okay. So, 2 taon at 4 na beses na kayo nagkita. Nasa abroad ka. At siya naman ay nasa Pilipinas. Okay. So, talagang LDR, ano? Ngayon, eto ang problema dyan. Sa LDR kasi, prone yan sa temptation. Okay? Lagi kong sinasabi na kapag ikaw ay sinungaling, huwag kang pumasok sa LDR at matetempt ka talaga. Okay? Ang LDR ay hindi po yan sa mga sinungaling na tao. At mahirap mapagkatiwala ang tao. Okay? Now, itong lalaki, malabo na siya sa'yo. Kahit na sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya, pero hindi naman niya pinapakita na at nagbago na siya. Once ang lalaki ay nagbago na, ladies, lagi niyong tatandaan, wala na po yan. Okay? And nabawasan na talaga yan. So, kasi ang lalaki, kung talagang mahal ka, hindi yan magbabago. At mas magiging ano pa nga yan, masigasig at kumbaga kahit hindi man na mas madagdagan, nami-maintain. O, diba? Hindi nababawasan. Kapag nabawasan na, wala na yan. May dahilan na yan kung bakit nabawasan na ang kanyang pagtingin at pagmamalasakit sa iyo at pagpaparamdam sa iyo. Itong nakikita ko dito, Miss B. Ang hindi ka buo kapag wala siya sa iyo. Yan ang problema ng karamihang tao, lalong-lalo na babae, na laging iniisip nila ay hindi sila buo kapag wala ang kanilang kasintahan, which is very wrong. Kaya po kayo nasasaktan dahil dapat bago kayo pumasok sa relationship, sabi ko nga lagi, buo na kayo. Dahil kapag hindi kayo buo, lagi kayong maghihingi ng atensyon at kabuuan galing sa iyong kasintahan. Okay? Mauubos at mauubos ang kanyang ibibigay sa iyo dahil lagi mong nasisipsip ang iyong hinihingi sa kanya. Dahil hindi ka buo. Kaya po, kung ikaw ay buo, hindi mo hahangarin pang yung mga bagay na too much attention, clingy, masyado kang kapituko, mga ganun, na kapag hindi ka lang pinansin, ikaw nagagawa ng lahat-lahat, tapos hanggat sa ma-abuse ka na kasi nakikita niya na parang ano ba to? Hindi niya kayang wala ako. Sige,
pahatigasan tayo. Di makapinansin kanina, nagpatay ka ng cellphone, tinatawagan kita. O sige, ako naman. Bahala ka. Yun, naalam niya na ikaw ay patay na patay sa kanya. At ikaw ay parang malaking kawalan mo kapag nawala siya. Kaya mga babae, ladies, na-abuse po kayo ng lalaki. Dahil once na malaman ng lalaki ang inyong kahinaan, talagang kayo po ay masasaktan at lagi lang parang ma-take for granted. Okay? So ladies, lagi niyong isipin na buo kayo, hindi kayo kulang. Okay? Walang kulang sa iyo, walang mali sa inyo. Magkaroon man ng boyfriend o wala, magkaroon ka man ng asawa o wala, walang problema sa iyo. Okay? Once na makita ng lalaki na ikaw ay very whole and you are dyan sa Tagalog? Yung buo ka at mataas ang iyong tiwala sa sarili, mataas ang iyong confidence. Yun! Hindi ka basta-basta mababasta ng isang lalaking mahilig bumasta. Okay? Makita niya, oh wow. Wow, parang hindi to pwedeng ang paglaro-laruan na lang. Okay? So, lagi kong sinasabi sa inyo, mga ladies, maging wais kayo. Okay? Huwag niyo masyadong huwag masyadong wala na yung boyfriend ko. Wala na akong boyfriend. Wala na yung ganyan. Mga ganun. Parang, hi. Kawawa naman kayo kapag kayo ay naabuso ng lalaki. And ladies, kung kayo ka man, alam mo lahat tayo, ang kabuuan natin, hindi naman natin mahanap sa tao eh. Okay? Si God ang bumubuo sa atin. Si God ang nagbibigay sa atin ng kabuuan. Okay? Kaya dapat, sabi ko nga, inuuna si God kasi kapag tayo ay na-feed ni God ng kailangan natin, ng kabuuan natin sa buhay natin, alam mo, magiging satisfied tayo kahit na mayroon man tayo o wala tayong kasintahan. Okay? Balikan mo yung mga old videos ko. Sige. Yung bakit walang forever. Balikan mo yon. Yung isa sa mga pinakauna kong video. At ito din, balikan mo rin yung videos ko about pagbibitaw. Mga bitawan na videos ko. Kailangan bang ibitawan? At yung sinyales na tinuturing kang girlfriend. Ayun. At signs na mahal ka ng lalaki. Alam mo, pag nabuo mo yung lahat ng mga yon, I'm telling you, natutunan mo na ang basic skills na dapat mong malaman bilang isang quality woman. Ayun, may isa pa akong video. High quality woman. Panoonin mo yan. Okay? So ladies, para ito sa inyong lahat. At Miss B, maraming salamat sa pagpadala ng iyong mensahe. Huwag ka na malungkot. Okay, magdasal ka. Alam mo naman ang gagawin mo. Bibigyan ka ng tamang kaisipan at wisdom ni God na mas makakabuti sa iyo. Okay? Sige na. Huwag na masyadong magmukmuk dyan. Sayang ang health mo. Okay? Alagaan ang katawan. Okay? Because your body is a temple of the Holy Spirit. Dapat malakas ka. Okay? Alagaan mo yan kasi binigyan ka ng buhay. So, pagpahalagahan mo ang binigay sa iyo ng Panginoon natin ni God. Okay? So, yun lang. Ang masasabi ko, huwag ka na malungkot kasi hindi mo kawalan yan. Okay? So, thank you so much. Have a good day. God bless.